Magandang araw muli mga kaibigan. So ngayon tingnan naman natin yung mga pagbabago na nangyari mula dun sa feasibility study and then dun sa detailed engineering design phase ng South Commuter Rail Project o yung NSCR South Commuter Rail. So una natin tingnan itong pwesto o yung location ng depot para sa South Commuter Rail. So dito, ito yung mga option nila nung time na yon, no? So tingnan natin muna yung unang option nila. Yung unang option nila para dun sa location ng depot para sa south ng NSCR South ay kinonsider nila dun sa Sukat Thermal Power Plant area. Although malaki rin yung area nito, pero nakita natin na marami silang kailangang i-acquire dito sa area na to. And then dahil sa location niya, medyo malapit siya dito sa Laguna Lake, no? And then malapit din sa mga residential area. Now, tingnan natin yung option 2 nila. Option 2 nila ay nahati sa dalawa, no? Option 2A ay dito sa pwesto na to, katabi ng residential area dito, katabi ng Villa Palau dito sa may Mamatid. Option 2B ay dun sa kasalukuyang location kung saan ito itatayo. Dito malapit sa malapit dito sa San Cristobal River. So kung mapapansin natin, dun sa unang option ay medyo maraming mas maaapektuhan pag doon ang ginawa nilang location ng depot, no? And then marami silang kailangan i-acquire na properties din sa paligid. Ito naman sa dalawang option na ito. Itong option 2A ay medyo malapit na siya sa mga residential area. Kaya dito may subdivision din sa area na ito, sa Villa Palau subdivision, no? So kinonsider nila na maaring yung ingay mula sa operation nitong depot ay makaapekto pa dito sa mga komunidad dito. So ang mas pinili nila ay itong option 2B dito sa medyo less yung mga kabahayan, no? Although yung classification ng area, kasi ang classification nito ay parang agricultural area. Ngayon kailangan mag-iba yung ibahin yung classification nito dahil nga dito sila magtatayo ng malaking facility na ito. So para dito ang pinili nila itong option 2B para sa location ng depot. So nung detailed engineering design, nagbago yung position. So dito na yung location niya. So next naman, tingnan naman natin tong location ng Espanya Station nung feasibility study stage, no? Yung unang location niya, dito siya sa may tabi water pumping station, no? Doon din sa vicinity ng Espanya Station na currently kung saan nakalagay yung Espanya Station na PNR. Now, nung detailed design stage, inilipat nila ito para hindi na masakop itong water pumping station, no? At para na rin at least yung current station ng Espanya
Although nung time na yon ay plano pa rin nila, plano nila noon na gawing maglagay ng mag-continue na operation yung PNR during construction, pero ngayon nga ay kinancel na nila yon, no. Pero yung location, yung bagong location ng Espanya Station ay nanatili pa rin dito sa area na ito. So ang pinaka kinonsider nila ay para hindi nila para iwasan nila itong pumping station. So ngayon ang bagong location na nitong Espanya Station ay dito na sa area na ito. 390 meters northwest mula dun sa original na proposed na location nung feasibility study stage. Next naman ay yung location ng Santa Mesa Station. Yung feasibility study stage ay dito nila, itong red, dito nila unang pinapost yung location ng Santa Mesa Station. Yung malapit siya dito sa PUP. Ngayon, nung detailed design stage na sila, binago nila yung location. Mas inilapit nila dito sa Magsaysay Boulevard. Kasi ito may connection din to dito sa LRT 2 Poresa Station, no. Sabi dito magkakaroon ng pedestrian bridge papunta doon. So ang naging ano nila siguro para mas mailapit ito dito sa Ramon Magsaysay Boulevard para access ng tao, no. And then para at si iwasan na nila itong PUP grounds. So yan na yung bagong location ng Santa Mesa Station during detailed design stage. So yan yung nabago. Originally dito sa red, dito sa may red area na minub nila closer dun sa Magsaysay Boulevard. Next naman, yung Paco Station, yung location ng Paco Station. Originally, dito nila ipwenesto ito, doon mismo sa likod o doon sa area nung old Paco Station. Ngayon, nung detailed design stage na sila, iminove nila ito 155 meters northeast, no, dito sa area na to, sa blue. Para i-avoid nila yung effect nito ng pagkunang construction doon sa historical station, no. Yung historical station kasi ng Paco, yung unang yung lumang station ay i-rehabilitate yan. And then may balak na gawin itong railway museum in the future, no? Katabi nung bagong Paco Station ng NSCR. So from this location, iminove nila dito sa location na ito, yung Paco Station, during the detailed design stage. And currently, yan yung location niya na naka-indicate dun sa mga bidding document at sa drawings. So, kung titingnan natin, ito yung site na nung Paco Station. So iniwasan niya yung old Paco Station. Dito na yung magiging location ng bagong NSCR Paco Station. So next naman, dito naman sa EDSA Station, no? So yung original na location ng EDSA Station ay dito dapat sa lugar na to, no? Ngayon,
yung nung detailed design stage, iminove siya 448 meters southeast ng nung unang proposed na location. Kasi kinoconsider nila yung pedestrian and vehicle access dito. So dati dito, siguro nakita nila medyo mahirap yung access para sa mga pedestrian, kaya inilipat nila dito. Pero titingnan natin yung location na ng EDSA station. Dito na siya sa southern part, no, sa kabila, dito sa kabilang katabi ng EDSA. Dito na yung ano niya, yung location niya. So at least dito may access dito. Pasok tama extension, may access dito yung mga pedestrian, and then may connection din siya dito sa LRT. MRT station, no. Next naman. So dito sa Nicol Station or Senit Station ng NSCR. So mapapansin nyo yung location niya nung feasibility study stage ay malapit dito sa toll gate dito. Dito sa toll booth ng expressway. Then nung detailed design stage ay inilipat nila ito 680 meters northwest. Nung ngayon kaya nila nilipat dito, dito sa area na to. Itong area na to ay property ng DepEd, and then malapit siya dito sa training center, social welfare and development center ng DSWD, no, dito siya malapit. Ngayon itong area na to ay magkakaroon ng major redevelopment, no, kasi kung maalala nyo, dito rin nakalocate yung Metro Manila subway station ng Senate, no? At saka malapit din dito yung new Senate station. Kung mapansin nyo dito sa map ng Metro Manila subway, ito yung Senate station. So malapit lang siya. Then tingnan natin sa kanyang view. So ito yung isang view niya. So ito, nakikita niyo itong building na to. Dito yan sa here, ito yan yung building na yan. So halos magkalapit lang sila ng Metro Manila subway. So at least mayroong connection sila dyan sa area na yan. And then malapit pa dun sa new Senate. Ito yung bagong Senate building. So dito sa area na to. So magkakaroon ng major development daw sa area na yan. So parang inano lang, para malapit lang siya, accessible siya, no. Okay. So next naman. Ito yung Sukat Station. Although nung una, ang nung feasibility study stage, dito talaga yung location niya. Nung detailed design, inilipat siya dito sa may yung station ng Sukat, dito sa may sa old power plant dito, thermal power plant, para sana dito rin siya magkakaroon ng interchange dun sa planong South Long Haul, no? dito rin magkakaroon dapat na station yun. Although dun sa nung nitong mga redesign, nung nag-redesign sila ng mga station, ay mapansin nyo dito, ibinalik siya dun sa location na nung feasibility study stage. So ayun yung ito yung Sukat Thermal Power Plant, nilipat, binalik siya ulit dito. Ito na yung bagong itsura ng Sukat Station. Dun sa maalala nyo dun sa nakaraan nating discussion, nung sa mga redesign ng mga station, dito binalik siya. So maaring nagkaroon ng mga pagbabago o dahil nga para less yung mga i-acquire nilang properties, kasi nga kung titingnan natin
ito, maraming madadaanan na mga properties dito papunta dun sa mismong location ng sukat station, no? So from feasibility study stage, nilipat nung detailed design stage. And then, nung nag-redesign, ibinalik ulit. Ganun yung nangyari din sa sukat station, no? Although, sa implementation nila ng project, makikita natin kung saan sila magtatayo talaga, no? Pero based dun sa mga presentation, ay balik dito sa area na to. Yung pag, yung mismong location ng station. Or either dito siya, sa lugar na to. Ito. Based dun sa drawing, kung titignan ito sa presentation render niya. So, ito yung pala yung kalsada. So, dito siya. Nilipat siya. So, ito yung kalsada na yun. So, So, dito nung feasibility study stage, nung detailed design, nilipat dito. And then, nung redesign, dito na siya nilagay. Based dun sa presentation. So, dun pa rin sa row na, dun pa rin sa existing row ng PNR. Dito sa area na to. Dito sa area na yan, nilipat. So, next naman. Naman yung San Pedro Station, no? Yung nung feasibility study stage, dito yung kanyang location. Pero nung detailed design stage ay inilipat siya 420 meters southeast. Inilipat siya south, pa south. Dahil nga dito, malapit siya sa high structure, no? Matataas yung mga viaduct. Dahil sa tatawid siya nung ano, eh, tatawid siya nung parang flyover, no? Na yung Manila South Road Bridge, no? Doon siya tatawid. Kaya mataas yung mga viaduct dyan. Kung dito siya ipipwesto, kailangan mataas din yung structure niya. Ngayon, inilipat siya dito para mas mababa yung structure niya at the same time ay mabawasan ang congestion dun sa Crimson Avenue. Kaya yun. So, para less cost na rin kasi mas mababang structure ang gagamitin kung dito yung location niya. So, yun yung one niya. Yun yung changes na nangyari sa kanya during the detailed design stage na. So, ito yung bridge na yun dito. Itong madadaanan na to. So, sa ibabaw kasi siya ng bridge dadaanin. Above the bridge. So, mataas yung viaduct niya. So, at least dito pababa na siya. Yung elevation niya. Mas mababang structure na yung kailangan para sa station. Okay. So, dito naman, sa Pasita Station, yung original location niya ay dito, sa area na ito. Pero nung detailed design stage, ay minove siya 400 meters northwest, no? Ngayon yung pre-post na ano niya na location niya ay para maiwasan yung old Pasita Station, no. Una, no. Ngayon yung dating location niya masyado siyang malapit dun sa commercial area. And then maaring magkaroon ng congestion dito sa roadway na ito, no? Ito sa Pasita Avenue. Ngayon kaya nilipat siya, malapit siya dun sa mga bakanting lote dito
na pwedeng maging intermodal transport in the future. So dito na siya ilipat, no? Malapit dito sa junction na to. So yun yung bagong location ngayon ng Pasita Station, no? At mas nakalocate siya sa lesser developed area para at least may potential siya na ma-develop pa in the future. Okay, so tingnan natin yung next. Naman yung Binyan Station, no? Nung feasibility study stage, ang location ng Binyan Station na ito, itong red area na to. So, papagigitnaan yung kalsada ng General Malbar. Ngayon, malapit siya dun sa light to heavy developed area. So, ngayon, inilipat nila yung station pa northward. So, dito na sa area na to, dun sa mga medyo light lang yung developed area, no? Kasi nilipat nila yan para maiwasan na rin yung congestion sa General Malbar Street, no? Kasi halos nasa gitna na niya yun, eh. And then para at least hindi iniwasan na rin nila yung current station ng Binyan dito sa area na to. So yan na yun. Itong blue area, ito na yung bagong area ng Binyan Station. Okay, next naman. Dito naman sa Santa Rosa Station, no? Nung feasibility study stage, ito yung proposed na location nila. Malapit dun sa malapit dito sa old na Santa Rosa Station na PNR. Now, minub nila ito na halos 1 kilometer northwest. Minub nila ito malapit dito sa multi-complex building at dito sa SM, no? Then, nung redesign, nung nag-redesign sila, ay iminub ulit nila ito. Minub nila ito dito sa bandang malapit dun sa multipurpose complex dito. Medyo nilayo nila sa SM. Dahil nga, nung pinalaki nila yung design, kung makita nyo dito, meron siyang 3 viaducts. Eh. Dati nung old design niya, isa lang yung viaduct niya. Ngayon, kung mananatili yung dun sa location niya nung detailed design, ibig sabihin yung pag nag-split na yung mga rails, tatlong viaduct ang dadaan sa ibabaw nitong Santa Rosa Bridge. Medyo makipot lang yung road dito para i-accommodate yung tatlong viaduct, no? So ang naging way nila ay i-move yung station dito sa bandang malapit na dito sa sports complex, dito sa multipurpose complex. Diyan na yung location ngayon ng station. So at least merong lugar para pag nag-split na dito yung viaduct into three viaducts, hindi siya dadaan directly sa ibabaw ng Santa Rosa Bridge. And then dito, yun nga lang, yung access niya sa SM medyo lumayo. So ang naging access na nila, ito ng kalsada dito sa Leon Arcila Boulevard, yung access na ngayon dito. So yun yung nakatatlong lipat siya mula dito. Then nung detail design ay dito siya. Then nung redesign ng station ay dito na. Kasi mas lumaki yung station, eh. Nagkaroon siya ng 3 viaducts, no? Okay.
So next naman, dito naman sa Kabuyao Station. Itong Kabuyao Station, originally dito siya dapat sa bayan, malapit dun sa old station ng PNR Kabuyao, no? Pero dahil nga masyadong developed na tong area, medyo developed na tong area na to, ay inilipat siya southeast na halos 1.1 kilometers dito sa medyo vacant area pa. Although ngayon ay marami ng mga subdivision diyan, pero dito sa area na pagtatayuan mismo ng station ay medyo ano pa siya, medyo vacant pa siya, no? So yung access diyan ay mas palalakihin nila yung access diyan at gagawing intermodal terminal, no? Sa east side nung dito sa kabila, nung kabilang side nung proposed na station on sa detailed design, no? Para magkaroon ng better connectivity sa mga transport modes, no? So from here, dito mismo sa bayan, lilipat siya dito sa area na to. So next naman, ito naman hindi siya changes kundi ano siya, addition, no? So itong Banlik Station, dinagdag nila ito. So dahil nga request din ito raw nung Kalamba LGU na magkaroon ng malapit siya sa South Depot at saka doon sa planong resettlement area. Kaya dinagdag siya. And then kasama rin dito yung proximity niya dito sa cargo, dito sa container land container port, no, dito. Sa may sa barangay Banlik. So idinagdag na lang tong station na to. Yung original study siguro ay hindi ito kasama. Then dinagdag na lang, addition siya, yung Banlik Station. So next naman, last, dito naman sa Kalamba Station, no? Yung original location niya dapat dun sa location nung current location ng PNR Kalamba Station. Then nung detailed design stage, inilipat siya dito na malapit sa dun sa bagong location niya dito sa may tinatayuan ngayon ng Coliseum. Dahil dito hindi pa masyadong congested yung area dito. Kasi dito sa crossing, kung tawagin, dito sa area na to, ay masyadong heavy developed na tong area na to. Ngayon, kung dito itatayo yung mismo station, mas lalong magkakaroon ng congestion dito sa JP Rizal Street, no? Ngayon, highly developed na kasi itong area na to. So, ngayon, dito na siya inilipat para at least medyo hindi siya congested pa. So yun yung mga changes mula nung feasibility study stage up to the detailed design stage. And then on some station, nung nag-redesign sila, ay may mga pagbabago sila dun sa location ng mga station. Dito sa South Commuter Rail Project or sa NSCR South section. So although ngayon naman na ongoing na yung construction, maaaring mayroon pa rin sila mga changes, so malaman natin yan habang kinoconstruct na yung mga station at yung mga viaducts. And hopefully nakapag-share ako sa inyo ng important information na nagkaroon tayo ng idea sa mga changes na nangyari during the feasibility and up to the detailed design stage, no? So dahil kasi dito sa detailed design stage, dun na nila mas natutukan yung mga area, no? Nag physically hands on na sila din sa mga area nila. So hopefully next time ulit ay patuloy nyo supportahan yung mga
discussion, mga uploads na pre-present ko. At maraming salamat sa inyo, sa inyong laging pagsubaybay. Thank you.